Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to JLAT Vlog. So ayan po, for this episode po natin, andito po kami sa bayan po ng Taluktok, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakita po sa inyo na property po dito na meron po sukat na 1.3 hectare o 13,000 square meter po ito mahigit. At ito nga po ay rice field. So ito na po yung property na binibenta, bali kabilaan po siya, nahati po siya ng National Highway. Ayan po, along highway po itong property na ito, ang frontage po niya, estimate ko siguro nasa mga 30 po. Simula po doon sa puno ng ipil-ipil, pagano'n na po siya, hanggang doon po sa pilapil po na yun, sa yung may tanim pa pong palay. Ito na po yung property na binibenta, diretso po yan, at dito nga po, kasama rin po ito. Ayan, kasama itong part na ito, hanggang sa lagpas po ng irigasyon. Itong property ito, meron po siyang irigasyon, at magpas pa daw po yun, siguro mga nasa mga ilang square meter pa siguro yung nasakop po sa banda roon. So itong property po na ito ay mayroon pong presyo na 3 million daw po ito. 3 million at yung ito po ay titled property at mayroon po kami source dito na nilapit po sa amin. Yun nga po, extrajudicial siya pero yung mga magkakapatid po ay willing na po silang pumirma sa gagawing extrajudicial settlement with sale na po kung sakali. So ito yung property na po na ito ay may mga puno po siya, may mga ipil-ipil. Ayan. So ang boundary po niya sa bandar po, sa lagpas po ng motor ko po. Ayan. At hanggang dito po sa part na ito yata. No, upang hanggang doon pa boss. Ito lang, ah, ito lang, oo. Mga estimate ko nga po na sa mga 30, mga 30 meters more or less po yung kanyang frontage. Ito po ay ideal po ito sa farming, commercial, residential, at ayun po, marami pong pwedeng gawin dito sa property na ito. Meron nga po ditong bahay ba to kaya boss? Bayan po. Bayan? Bahay nila dati yan. Bahay po nila dati ng may-ari daw po. At ayun, kailangan na itong i-renovate o tanggalin na siguro to. Magpatayin na lang iba. Oo. Pwede gawin bodega na lang to kung sakali. Ayan, pwede ito, ang business dito pwedeng yung mga lumber, yung mga hardware, gasoline station, at po, madami pong pwedeng gawin dito sa property na ito. Ayan, along National Highway, yung way po na iyan ay papunta po sa Gimba, Nueva Ecija, at ito po yung way naman po ito ay papunta po sa town proper ng Taluktok. Siguro ang estimate ko mga ano lang po yan, mga half kilometers na lang po siguro ang layo po niya sa town proper. O sabihin natin mga 1 kilometer po, more or less po yung layo po niya sa town proper po ng Taluktok, Nueva Ecija. Ayan, at kinukuha na po ni Boss Jason ng drone video itong property nito, at panoorin nyo na lang po para makita nyo yung kabuuan ng property. So ito nga po, sabihin ko sa inyo, nahati po siya ng National Highway at ng Irrigation Road, Irrigation Canal. Ayan po, ulitin ko po, itong property nito ay mayroong sukat na 1.3 hectare o 13,000 square meter po mahigit, at ito nga po ay may presyo na 3 milyon. Ayan. So ito na po yung property. Ang ganun pa po yan, malapit po sa mga puno na iyon. Ayan po. So ito po yung way na papunta po sa town proper ng Taluktok. At marami po kumahataan na sasakyan, kaya maganda pong business dito, mga gasoline station, ganyan po. Hardware, ayan. O kaya yung mga pwedeng palay buying station, dahil ito nga pong paligid ng property ay mga palayan po siya. Ayan, meron po mountain view dito. Kitang kita yung bundok ng Bangkay. Ayan po. Ang layo po niya sa town proper, sa Maynila, mga 2.5 hours o 3 oras po. Ang pinaka the best po na exit, pwedeng Pura, pwedeng Victoria, pero ang pinaka the best po siguro, Victoria exit na lang po para mas mabilis na papunta po dito sa town proper ng Gimba. Ang layo po niya sa town proper ng Gimba siguro mga 10 kilometers po siguro. Ang layo po niya. Ayan, kitang-kita po dito yung bundok ng Arayat, Pampanga. Ayan. Tingnan niyo po kung gaano kaganda itong property nito. Income generated itong property nito dahil nga po sa mga tinanim ng mga palay, at may part po na pwede niyong gawing commercial sakaling gusto niyo mag-business. At ito naman po sa part na ito, pwede nyo gawing farm, pwedeng rice farm, kaya po ito.
vegetable farm or pwede yung tamnan ng mga puno ng mangga, kagaya po doon sa kabila, yun po, mga puno ng mangga pinakatanim po doon. Ayan. Pero depende pa rin po sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin sa property nito kung sakaling mabili, mabili po ninyo. Ayan. Ayan po. Tignan niyo po, may mga dumataan po, mga truck, mga tricycle, mga motor, mga kotse, mga SUV. Ganyan po. Talagang busy po itong highway na ito. Itong highway na po ito ay papunta rin po sa ano, sa Pangasinan, sa Ubingan, Pangasinan. Papunta rin po ito sa bayan po ng Muñoz, Nueva Ecija, at dahil po sa part ng Region 2 pwede kayong dumaan dito. Ayan. Ayan po. So, ayan po. Kung may mga ibang katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito na ibinibenta po nila, ay tumawag na lang po kayo sa akin. At yun nga po. Try natin ano pa yung presyo kung gusto niyo pong i-negotiate pa yung presyo. Pero yun nga po yung presyo niya, 3 million po. At kagandaan nga po nito, mayroon na pong irrigation as a source of water po nila dito. At yung source of water po nila sana may nawasa na rin po siguro dito. Boss! May nawasa na dito, no? Nawasa. Meron na siguro to. May nawasa na siguro dito. Malapit din town proper eh. Yan. Pwede naman deep well. O pa deep well na lang. Ayan. Kung gusto naman po, ano, pwede naman mag-alaga ng marog dito na panabong, no? Pwede po. Paano lang. Tabo na lang to part na to. Tapos, mahilig sa manok. Ay, sabungan. Ayan, no. Yun po yung sabungan. Anong pangalan yung sabungan na yan? Palancho. Balancio Cockpit. Balancio Sports Complex. Sports Complex. Ayan, sa mga mahilig pong magsabong. Ayan na po. Hindi kayo mag-alaga ng mga panabong ng manok dito. Pwede nyo kukunin lahat yan. Ayan, pwede nyo pong kunin na hunter po si Bucetric. Tagapitaw po yan. Ilan na rin na panalo mo? Champion na lang pa. Champion. Ilan less than 10 times po. Less than 10 times. Oh, 10 times ka muna, Ana. Nagpa-champion ka na. Grabe, oh. Sa mga gustong ano po dyan, kunin si Bucetric na ano, taga-bitaw o handler, kunin nyo na po. Ayan. So, hanggang dito po muna yung aking pagkuha ng video sa property na ito. Panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kabuuan ng property at lalagyan po namin ng marking sa mga boundary po niya. Ayan po. May mga puno ng mangga kaso nga napatay na. Yung ano. May mga buhay pa naman. Bali, 4 yata o 5 yung mangga. So, sa mga bago pala sa aking YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe, pakihit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po naming mga property kagaya po nito na maganda po siya i-develop, pang-commercial, residential, at marami pang iba na pwede nyo gawin dito. Ayan, wag lang pong poultry, baka bawal po. O kaya piggery. Ayan. So, ito po muna at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.